Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, bubuo na naman tayo ng sarili nating English sentence, okay? Bali, yung English sentence po natin na bubuoin ay may ganitong klaseng ideya. Gusto mo sabihin ang nagawa na aksyon ng ating pinag-uusapan. Pero, di mo maibigay ang eksaktong panahon na nangyari iyon. O, di mahalaga sa'yo na sabihin ang eksaktong panahon na isinagawa ang naturang aksyon. Okay? So, pag ganyan po yung English sentence na gagawin nyo, yung ganyang klaseng ideya, makakatulong po itong lesson natin. At para makagawa po tayo ng ganyang klaseng ideya, kailangan po natin ng tulong nitong has or have plus past participle na ang tawag po dito sa kanila ay present perfect tense. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, yung ideyang kasasabi ko lang ay sakop po ng present perfect tense. Okay po? So, ngayon, punta na po tayo doon sa pattern para makagawa po agad kayo ng present perfect tense na kung saan ay ang may bibigay nyo pong ideya ay itong kasasabi ko pa lamang. Okay po? Okay, kung mapapansin nyo, meron na naman po tayong bilang. May 1 and 2. Yan yung tamang pagkasunsod ng mga salita kapag yung inyong Tagalog na mensahe ay gagawin na nating English sentence. Okay? So, ito pong number 1, nandyan po yung pinag-uusapan. At saka po itong have o kaya has. Na itong have o has na ito, yan po ay tumutulong para makagawa tayo ng present perfect tense. Para maibigay natin yung ideya na kasasabi ko pa lamang kanina. Okay? Tapos itong number 2 po, ito po ay yung mismong aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Na yung spelling po nung aksyon natin dito na mga nakalista dito ay naka past participle. Makikitandaan, naka past participle. Ito po. Ito po yun, naka past participle dapat yung pag-i-spelling nung inyong action na gagamitin. Okay? Kung mapapansin nyo, eaten. Ito pong eaten, yan yung past participle ng eat, ng EAT. Okay? Na kapag ginawa nyo pong eaten, sa Tagalog, nakakain na. Fix na, ayos na. So, pili na lang po kayo ng isa dito sa number 2 at saka dito sa number 1. Okay? Pagkapili nyo sa number 1 at number 2, mabilis na po tayo makagawa ng sarili nating English sentence gamit ang present perfect tense. Okay? So, punta na po tayo doon sa ating halimbawa at itry po natin itong pattern na kabibigay ko pa lamang. Okay? Okay, nandito na po tayo sa ating halimbawa at gagamitin natin yung ating pattern para ma-translate po ito sa English ng tama. Kasi itong ating halimbawang ito ay naka-present perfect tense. Okay, siya ay nakipagtagpo na sa kanyang bagong boss. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo ay yung aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Pero hindi na importante sa akin kung kailan nangyari ang naturang aksyon. Ang dahilan kasi, pwedeng limot ko na o hindi ko talaga tanda kung kailan nangyari ang naturang aksyon, kung kailan yung aksyon isinagawa. Yun po yun. Pag ganun po ang sitwasyon, present perfect tense po ang kailangan nyong gamitin sa paggawa ng English sentence o sa pagtatranslate ng inyong Tagalog na mensahe. Okay po? So, ang kailangan lang nating gawin dito ay hanapin yung kasama sa number 1, yung pinag-uusapan, at ito po yon, siya ay. Pero ang gusto ko dito sa siya ay, itong siya, gusto ko lalaki. So, hanapin natin sa ating pattern yung siya ay pero lalaki. Ito po yon, siya ay tapos lalaki. He has. So, ilagay nyo lang po yung he has para sa siya ay. Katumpas ng siya ay. Sumunod ay yung mismong aksyon na ginawa ng ating pinag-usapan. Nakipagtagpo na. Hanapin natin sa number 2, yung nakipagtagpo na. Ito, nakipagtagpo na. Met.
ilagay nyo lang po yung met. Tapos, gusto ko lang magbigay ng dagdag ideya, pwede kayong magdagdag ng iba pang impormasyon kung gusto nyo. At ang dinagdag ko po dito sa aking Tagalog na mensahe ay sa kanyang bagong boss. Pang in-English nyo, with his new boss. Yan, nakagawa na po tayo ng English sentence na naka-present perfect tense. Siya ay nakipagtagpo na sa kanyang bagong boss. He has met with his new boss. Okay? Okay, dito naman po tayo sa pangalawang halimbawa. Kami ay nakapasa na sa training. So, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo kasi baka kasi limot ko na yung eksaktong panahon na isinagawa yung action na iyan o kaya hindi importante sa akin kung kailan nangyari ang naturang action. Okay? Kami ay nakapasa na sa training. So, ang importante doon ay yung action na ipaalam mo, ha? Na nangyari sa nakaraan. So, pag yan ay itatranslate natin, gamitin lang uli yung pattern, hanapin yung pinag-uusapan. Ito yon, kami ay. Hanapin natin yung kami ay. Ito, kami ay. We have. So, we have ang kailangan para matumbasan itong kami ay. Sumunod ay yung mismong aksyon na isinagawa ng ating pinag-uusapan, nakapasa na. Hanapin natin yung nakapasa na. Ito, nakapasa na, pass. Yan, pass. Tapos ang idinagdag kong impormasyon sa training. Pang in-English nyo, the training o the training. Okay? Kami ay nakapasa na sa training. We have passed the training. Yan. Okay? So guys, para hindi nyo malimutan yung leksyon natin, makikikopya po ito sa inyong notebook patungkol sa present perfect tense. Okay? At kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng has o have. Ipakita ko lang po sa inyo. Yung has po ay ginagamit sa he, she, o kaya pinangalanan na tao pero isa lang ang bilang. Pero pag ang ginamit nyo ay I, you, we, they, have o have ang gagamitin nyo. Okay po? At dagdag kalaman, sa Tagalog, ang ako ay maraming katumbas po sa English. Hindi lang I have, marami po yan. Kaya tinuturoan ko po kayo kung paano i-translate po ang ako ay sa English. Okay? So, makikikopya na rin po itong pattern natin na ito. Pagkatapos nung una ko pinakokopya sa inyo. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming salamat po sa mga nanood, lalo-lalo na sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po sa tiwala at thank you very much po talaga to sa mga taong laging nandyan, nakasuporta para sa ating channel. Si Sir Nat, si Ma'am Helen Tambongan from Bicol, si Ma'am Maricel Portes, at kay Sir Muhammad Norma Uyag. Maraming salamat po.